So, good morning mga kapigmate. So, isa na naman kapigmate natin ang nagtatanong sa atin about dito. So, ang tinatanong niya sa atin ay 2 weeks daw po yung mga piglet. Simula walay mga kapigmate. Tapos, nagtatae, nagsusuka. So, normal po yan mga kapigmate sa mga wala pa pong masyadong experience sa pag-aalaga ng baboy. Lalo na sa mga piglet na bagong walay. So, ito mga piglet natin ay hindi pa po walay ang mga yan. So, 2 inahin po yan. Kaya, may maliliit. Yung maliliit dito sa side na tayo, malalaki doon. So, sa atin, sasagutin natin yung tanong ni Ma'am Narlene. So, Ma'am Narlene, about po sa mga piglet na bagong walay, yung mga ganyan po na sitwasyon, nagsusuka, nagtatae, yan po ay overfeeding po yan. Wala po kayong kailangang ibigay na gamot kahit ano. So, wag na po kayong makinig doon sa kailangan ng gantong gamot, ganyan, ganito, dagdagastos lang po yan. So, ang ituturo ko sa inyo ay prevention lang po ha, para sa mga nag-aalaga ng baboy. Sa gantong sitwasyon, hindi natin kailangan kahit anong gamot. So, hindi nyo kailangan ng technician dyan. So, sarili nyo lang ang maasahan dyan. Hindi nyo maasahan yung mga technician sa mga ganyang sitwasyon. Kung maasahan nyo man, kontakin nyo ngayon ilang araw kayo bago pupuntahan. So, ngayon ituturo ko sa inyo para maiwasan yan. So, okay. Doon naman sa inyo. Huwag muna doon sa para maiwasan. Sagutin natin yung kay Ma'am Nol, na nagsusuka nagtatain po. So, ganito lang po ang gawin mo. Lalo na po't bagong walay, 3 times a day. So, ang ganito ang gawin mo, pag ngayong araw na to, di ba, sabihin natin na nagsusuka nagtatain na sila. Pakainin mo lang sa umaga. Sa umaga po ha. Isang beses ka lang papakain sa umaga. Tapos, pagkatapos sa umaga, kung ang paraan ko naman sa pagpapakain sa umaga, halimbawa ganito, pakain tayong ganyan. So, nagpakain kayo ng umaga, kinain ng piglet yung binigay nyo pagkain, tapos may mga natira, di ba? May mga natira dyan. So, ang gagawin nyo po dyan, ma'am, tatanggalin nyo na po agad yan. Huwag nyo na po ilalagay dyan sa piglet na yon. Tapos, tanghali, huwag nyo papakainin. Sa hapon, estimate nyo kung gaano karami yung nakain ng piglet ng umaga. Tapos, ang gagawin nyo, ganun din karami ipakain nyo, mas maganda bawasan nyo pa. O mas maganda ganun na rin. Basta pagkatapos nila, pag nakita nyo yung mga piglet na 2 weeks na after walay na tapos na kumain, wala na kumakain dyan, lahat sila gumagala na, tanggalin nyo na. Kung may matira man, tapos nakita nyo yung tiyan ng piglet ay bukol na bukol na, kahit nakain pa siya, kung yung mga kasama nyo nag-alisa na, tanggalin nyo na po agad yung pigs. Huwag nyo na po patatagalin doon. Kung nanonood kayo mga dating vlog ko, meron po tayo dyang oras sa pagpapakain ng piglet. Ang gagawin nyo muna, 2 times a day nyo muna papakain. Pag galing sa pagtatae ang piglet, na bagong walay, 2 weeks after walay, tanggalin nyo yung feed. Sabihin natin na pakainin nyo sa loob ng 10 minutes. So, sa dry po to, dry feeding po to. Pakainin nyo yung piglet sa loob ng 10 minutes, kumain siya. Pagkatapos mo, kahit gano'n sila karami, wala pong, hindi po yung dami ng piglet na ang binibilang dito. Oras po, kahit gano'n sila karami, oras lang ang magbabasya natin. Pag kumain yung piglet sa loob ng 10 minutes, kahit gano'n sila karami, pag natapos yung 10 minutes, tanggalin nyo na po yung feeds. Tapos, sa tanghali, hindi kayo magpapakain. Tapos, pagdating sa hapon, pakainin nyo ulit. Ganun na, orasan nyo po ulit. 10 minutes lang po mga kapigmate ang tatagal ng pakain ng piglet. Tapos tanggalin nyo na yung pakain. Pero sa tubig mga kapigmate, unlimited po kayo. Unlimited. Ibig sabihin, kahit anong oras na gustong uminom ng piglet natin, nandyan lang po yung tubig at hindi po nawawala. Tapos yung feeds lang po ang tatanggalin natin. Pag magpapakain kayo sa mga nagtatae. Pag ganun ang ginawa nyo mga kapigmate, yung mga nagtatae, kung may mga nagtatae kayong piglet na bagong walay, hanggat maaari, huwag nyo basahin yung mga piglet. Sa kulungan naman mga piglet, anin nyo yung kulungan niya, linisan nyo yung kulungan, yung mga piglet, kahit may taytay, huwag nyo pong paliguan muna. Hintayin nyo mawala yung pagtatay nila bago nyo paliguan. Tapos, yung kulungan nila, sabunin nyo po, ganun na, sabunin nyo mabuti, brasin, tapos pagkalinis, okay lang kahit may nagtatay pa sila. Pero, ang ano lang po ng mga kapigmate, sa maghapon, isang beses nyo lang gagawin. Kahit may nagtay pa dyan, tama na muna, hayaan nyo na lang muna yung kulungan niya. Basta, isang beses nyo lang babasahin yung kulungan niya. Kasi, ang piglet mga kapigmate, mahina rin po yan sa laging basa. Sa laging basa yung kulungan. Kasi pag humihigas, inihiga nila mga kapigmate yung kulungan nila mga kapigmate. Yung lamig, pumapasok ang katawan nila, yung nagiging dahilan din po yung pagtatay sa mga bagong walay. Kaya mas maganda, focus muna kayo doon na mawala yung pagtatay ng piglet bago natin paliguan ng ayos ang piglet natin. Tapos, kung nagawa nyo na yung 10 minutes sa pakain sa umaga, 10 minutes sa pakain sa hapon, sa dry feeding po yun ha, ang gagawin nyo naman po doon, hihintayin nyo po sa loob ng 2 araw. Sa loob ng 2 araw mga pigmit, 100% na wala na magtatay dyan. Kung susundin nyo lang tong discarte kong to. Tapos mga kapigmate, pinakamabilis naman yan, abutin lang yan ng umaga. Sa dating ng hapon, wala na nagtatay dyan. Pinakamabilis yun na, pero huwag kayong makasigurado doon kasi minsan may biik na matakaw talaga na talagang kakain at kakain siya. Kaya mas maganda orasan nyo, 10 minutes. Tapos kinabukasan yan mga kapigmate yun, may mapapansin nyo, kung kunti na lang magtatay dyan, kung nasunod yun ng perfect yung pagkakasabi ko sa inyo, mawawala na po nagtatay dyan. Tapos, sunod na araw, pangatlong araw, doon nyo po pwedeng paliguan na yung mga piglet ng, paliguan nyo mabuti. Tapos,
Ang pagpapaligo mga kapiglit nito sa mga nagtatayong piglet, o paglilinis sa kulungan nila, itatapat nyo na mainit. Huwag po yung agang-aga pala, masyado maaga, magpapakain kayo, babasain nyo yung kulungan nila, huwag mga kapiglit. Linisan nyo lang yung pakainan nila, pero yung kulungan nila, huwag muna. Basta isakto nyo sa mainit na oras. Sa gamot naman mga kapigmate, ang masasabi ko lang sa gamot, wala po kayong ilalagay na kahit ano sa tubig ng baboy, normal na tubig lang, sa inumin ng piglet pala. Normal na tubig lang, tapos wala kayong i-inject mga kapigmate. Yun po ang diskarte ko. Kung may kulang dito sa sinabi ko, paki-comment na lang po at kung nakatulong sa inyo, paki-like and subscribe naman po ng ating channel para marami pa tayong matulungan nyo na po. Maraming salamat. Ito nga pala si John Jerry Alton ng All About Piglet.